channel, Pambansang Jimmy Aa. For now, ako po muna ang inyong mapapanood. Ako po si Boreche. Kasi si Mami Cheche, siya ang kumukuha ng video ngayon eh. Kung bago po kayo sa aming channel, please don't forget to subscribe and thumbs up. At huwag kalimutan kalapagin ang kampana para lagi po kayong update sa aming mga latest videos. Welcome po sa aming Happy Halloween episode. Sana mag-enjoy po kayo sa aming part 1. At ngayon po ay welcome po sa aming part 2! Ibibahagi po ng ating kaibigan sa larangan ng YouTube ay ang karanasan ni Sister Aubrey Rose from UK! Yay! At ang susunod naman po ay walang iba kung hindi ang ating kaibigan na si Angga Ga Radyo. Kung meron po kayong mga problema sa buhay, sabihin niyo lamang po sa kanya at iba-vlog niya po ang inyong story of your life. Yan po ang kanyang YouTube channel, Ga Radyo. At ibabahagi niya po ang kanyang istorya ng kababalaghan, the mystery of the putput busina ng sasakyan. I hope mag-enjoy po kayo sa aming Halloween Special! Maraming salamat po! See ya! Hello mga kasisi, mga chimis! Let's welcome sis Aubrey Rose from UK! It's live! Live po yan! Kumusta? Ito po, mabuti! Meron po tayong iba vlog. It's about Halloween. At Halloween! Yes! Halloween! At humihingi po kami ng mga kwento tungkol sa mga experience nila. Kwento ng kababalaghan! Kasi Catholic school yung pinuntahan ko nung high school ako. Tapos, katabi ng dorm na yon is simbahan. Tapos nung mga lunch break namin, yung kaibigan ko kasama ko kasi, pumunta kami sa simbahan. Nagpupan doon lang doon sa likod ng mga pews, ng mga, ang tawag doon, yung upuan na mahaba, yung ganun. Pero kasi before that, merong yung lamp na may bintaw doon, ano yun, yung sinimba doon yung patay. Uh-huh. Kaya andun pa yung pinaglagyan na parang yung purple na blanket. Okay. Andun sa may harap ng simbahan. Andun pa yun. Tapos nagpupantuhan lang kami. Tapos first time ko talaga yung nanatakot kasi dun sa aisle, middle aisle, meron talaga kaming narinig na mga yung mga ano, footsteps na talagang malakas kasi alam niyo yung simbahan, di ba, nag-e-echo pa siya. Tapos kami dalawa lang doon. Tapos yung footsteps, papalapit sa amin. Hindi ba nasa likod kami? So ang ginawa namin, tumakbo kami. Ganun. Yun yung first time na parang, hindi naman kasi ako naniniwala sa multo or what. O says, alam niyo ngayon, hindi ako naniniwala. Pero, kalasimba ako. Lumaki kami yung kalasimba, kumbaga. Pero I don't believe in ghost, kumbaga. Pero may takot ako, syempre. Tapos yun yung first time na nagkaroon ako ng experience about, yung mga ghosts na ganyan, or spirits, kumbaga. Tapos yung pangalawa naman, dito sa flat namin mismo, dito sa bahay namin. Hello! Kinikilabutan ako! Wow! Sa pagpasok sa bed namin. Ayun, makikita niyo yung ganyan ba? Nandito lang, oh. Opo. I don't know if you see. At yung bathroom, tapos dito yung bedroom namin, parang papasok pa lang ba? Tapos nagpapasok kami. May nakita ko sumasok na
buko. Hindi totoo. Sabi ko, tapos tinawag ko si yung asawa ko kasi akala ko siya yung pumasok. Nandito siya sa ano, sa dito sa lounge nga. Tapos, yung mga lights namin dito, may sensor siya. Kumbaga parang ano, kung may dadaan, mag-iilaw. Ay, ang galing. Lahat. Pero nung time na yon, hindi yung nag-iilaw. Ay! Hindi ko talaga. Kumalto ka ba doon? Sabi niya, hindi. God, alam niyo ba, mga 2 weeks hanggang ngayon, hindi ako nakakaano. Hindi ako nakakatulog na walang ilaw hanggang ngayon. Eh, paano po, sis, pagka mag-isa lang po kayo dyan sa bahay niyo? I don't know, ha? Pero napaka-weird kasi, ano, I know na spirit naman siya, pero pag kami lang tatlo ng mga anak ko, kasi minsan nasa atong tango niyang asawa ko for work, ano, nilalagyan ko yung mga mabibigat. Hanggang ngayon, literal, nilalagyan ko ng mga mabibigat na ano yung room ng room namin, yung pintuan para lang, ano, walang pumasok. Yun! Yan, na-trauma na ako. Tapos meron pa pala, Pasko nun, alas 4, na-remember ko kasi Pasko yun. So, gumagawa ako, dito din sa bahay namin, gumagawa ako nung ano, nung, sa mga, para sa mga bata, kunyari, yung mga dumating si Santa, yung ganun. Tapos, siniset up ko siya, madami naka, tayo doon ng mga cards dun sa banda ng TV. Nahulog. Oo! Parang sabi ko, alas 4 siya. So, syempre, natatagulit ako. I think yun lang yung mga instance na naniwala ako na may spirit talaga. yung nakita ko yung likod ng lalaki. Grabe! Hanggang ngayon, no, tayo-tayo yung balahibo ko. May ano, may bantay ka, sis, sa bahay mo. Wala. Nung kinuwan ko sa mga tita ko, sabi nila, ano lang yun, baka yung dating may-ari nito. Napasiyad. Ewan ko, baka mamaya na ba. Ewan ko lang, pero ano, sabi nung asawa ko, sabi niya, ano na, baka naman ano lang, guni-guni ko lang yun. Guni-guni ko, nakita ko nga. Ipa-bless natin, sa pari, sis? Kumuha nga ako ng ano, dun sa simbahan dito, kumuha ako ng holy water, tapos minisikan ko yung each corner namin. Ayun, maganda. Corners ng bahay namin. Yun talaga yung natakot ako na regarding ano, sa mga kababalaghan, but yun, naniniwala na ako. Nung bata pala ako, may mga naririnig ako tumatawag ng pangalan ko, ganun. Pero sabi ng lolo ko, ano, pag kunyari, 3 times lang daw may tumawag sa pangalan ko, tapos walang tao, pag daw akong sumagot, parang ganun. Oo, sabi nga ng matatanda, sis, pag daw po may tumawag, wag daw sasagot. Oo, yun nga daw, ewan ko. Pero ako lagi naman ako sumasagot eh. Kasi ano po, sis, yung boses, minsan boses ng kakilala natin, yung tumatawag sa atin. Oo. Anong tawag doon? Doppelganger ba yung tawag doon? Doppelganger pa yun? Kaya akala natin sila yun, yung pala hindi pala, spirit. Trick or treat! Hi guys! Maniniwala ba kayo na yung sasakyan nagbubusinang walang tao? Wala! Natakot! Ako guys, naniwala akong nagbubusina ang sasakyan na walang tao. Alam nyo guys, mayroon kaming sasakyan na nagbusina na walang tao. Yung owner namin, lagi yun ginagamit tuwing sumagsundo ng anak ko sa school. So ngayon, yung time na yun, busina siya ng tanghaling tapat alas 12.
Kasi yung time na yun, alas 12, sunduan na yun ng anak ko. Eh, walang magsusundo nun. Grade 3 pa yun si Dindin eh. Grade 3 pa siya nung time na yun. Eh, yung kapatid ko naman, siya yung natasang magsundo kasi wala nga yung papa. Dahil may pinuntahan, siya ngayon yung magsundo nung pamangkin niya. Eh, nagtitinda kami dito sa labas, dito kami sa tindahan lahat. Ba yung nagulat na lang ako eh, yung sasakyan, biglang ba naman ng busina, ang lakas-lakas. Tapos eh, sabi ko, oh, ang owner nagbubusina, ano na ba oras? Alas 12. Ah, yun pala. Kaya nagpaalala pala na susunduin na pala yung bata sa school. Ayan, o, diba? Taray. Nagbubusina yung sasakyan na walang tao. Pagdating ng papa niya, mga alas 2. Sabi namin, kanina yung sasakyan, nagbubusina. Ayaw niya maniwala. So, bahala ka, sabi ko, kung ayaw mo maniwala. Hindi yung time na pagsunod na naman buwan, siguro buwan na naman yun. Alas 4 na naman yun ng hapon. Bigla ba naman nagbusina ulit, ang lakas-lakas. Tapos dyan na yung papa dun ng anak ko, nandyan na. Yun, naniwala na siya. Nga, nagbubusina talaga yung owner na walang tao. Kasi, araw-araw kami noon na mamalingki. Kasi siyempre, nagtitinda kami ng canteen dito sa labas, yung tindahan. Yung tinda namin, nagtitinda kami ng ulam. Tapos siyempre, mamamalingki ka sa madaling araw pa lang. Yung owner, minsan yung karga namin yan, ano lang, 50 pesos, 100, gano'n. Tapos may time na, siguro 1 week na namin na hindi pinakargahan yung ano, pinakargahan ng diesel yun. Sabi namin, i-full tank na lang. I-full tank namin yung tangke para hindi na kami pakarga ng pakarga. Yung time na yun, alam nyo guys, bigla kami nagulat yung tangke ng owner. Sabi ng boy doon sa ano, sa gasolinahan. Bus yung tangke nyo, full tank, ayaw pumasok yung diesel. Aba, nagulat talaga ako kasi sabi ko, oh, paano nangyari? Oh, hindi na nga kami nagkarga niyan, isang linggo na. Sabi niya, biruin mo ba naman? Ang bait. Hindi namin alam bakit full tank yung tanki na yun. Kaya hindi na kami nagpagasolina. Kaya sa... Pero hanggang ngayon, yung owner namin, andyan pa, pero... Mandarma naman siya, pero ano, siyempre, lumipat kami ng tirahan. Hindi na namin yung gano'ng ginagamit. Pinapark na lang yun sa mga kaibigan kung saan yung may bakanting parking area. Yun yung na-experience ko dyan sa kwentong kababalaghan.